Ito pa lang si William Navarro ang gustong kunin ngayon ni Coach Tim Cohn para pantagdag dito sa kanyang lineup. Nakita na ni Coach Tim na mukhang delikado ang Hinebra kapag nai-injure si Japet Aguilar dahil si Christian Stan Hardinger na lang yung center nila at ito si Malonzo power forward at pwede rin na maglaro ng mahabang minuto. Pero gusto nila kumuha ng isa pang power forward katulad dito si Navarro para mapalakas yung kanilang lineup. Sabihin man natin, yung iba siguro dapat center daw kunin ng Hinebra, pero mukhang desidido si Coach Tim Cohn na makuha ang serbisyo nito si William Navarro dahil humahanga siya sa laro nito talaga. Hindi naman nakakagulat yan dahil ang ganda talaga ng ipinakitang performance nito si Navarro noong siya ay naglalaro sa Northport bago ito nagkaroon ng ACL injury. Kaya magdalang tayo magtaka kung itong si Navarro ay mapunta dito sa Barangay Hinebra. At madali naman niyang iti-trade ng Northport dahil alam natin ganyan talaga ang trabaho nila magbigay ng top player sa SMC. Ang tanong na lamang ay gaano katagal maghihintay ang Hinebra para makarecover ito si Navarro. Pero nakita naman natin si Jeremiah Gray may ACL inintay ng Hinebra at ngayon medyo okay naman yung laro ni Jeremiah Gray kahit inconsistent pa. At si Navarro mukhang ganyan din ang inaasahan ni Coach Tim Cohn na darating yung panahon na ito ay makukuha nila at magiging consistent ang laro. Kaya lalong lalakas ang kuponan ng Barangay Hinebra para magdomina dito sa PBA. Totoo nga ba na dalawang player ang ibibigay ng San Miguel para makuha yung number one pick ng Terra Firma? Sabi ng mga insiders, ang ibibigay doon ng San Miguel ito si Chris Ross at si Vic Manuel para makuha yung number one pick ng Terra Firma na pwedeng maging si Justin Baltazar o si Cedric Bearfield o baka may iba pang sumali na hindi natin alam. Kapag yan ay nangyari, total revamp na ang lalabas sa San Miguel dahil siyempre ang magiging point guard nila ngayon itong si Terrence Romeo at itong si Simon Enciso. At makukuha nila depende kung si Baltazar o si Cedric Bearfield. Kung mag-apply pareho yan sa draft, sino kaya ang kukunin ng San Miguel? Sa tingin ko, kung maging healthy ito si Terrence Romeo, malamang itong si Baltazar ang kunin nila para magkaroon ng kapalit itong si Manuel. Ang magiging forward ito si Baltazar at itong si Rodney Brondial, samantalang si Tautua at si Pajardo naman sa center. Sa tingin ko, ganyan ang gagawin ng San Miguel Beer, pero kung hindi magpa-draft ito si Baltazar dahil gusto niya sa Converge, si Bearfield ng kukunin ng San Miguel at hahanap sila ng ibang big man na available. Pwede naman silang kumuha sa trade dahil nandyan ang Northport, ang Terra Firma at syempre yung mga ibang teams naman ay willing makipag-trade sa SMB basta fair katulad ng Converge nung binigay sa kanila ito si Robbie Herndon. So tignan natin kung ano ang gagawin ng San Miguel pero ang maliwanag dito, hindi maaalis ang pangalan ni Chris Ross at ito si Vic Manuel sa mga trade rumors.